Hey, what's up mga kapatid? Magandang araw ng Lunes sa inyong lahat, mga tol, no? Itong videong panonoodin natin ay mula kay PH Files TV. Basahin muna natin yung title, no? Paglakas ng puwersa ng militar ng Pilipinas, malapit na manguna sa mundo. Ooh. Parang ang sarap mangarap, mga tol, eh, no? So ito ang ating bibigyan ng reaction video, commentary, opinion, mga kapatid. So huwag niyong kakalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo whenever na may bago tayong reaction video. Una natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Kung usapang lakas ng puwersa lang din ang itatanong ninyo, pang ilan ang Pilipinas? Gaano ito kalakas? Mas malakas pa ba ito sa ibang mga bansa? Gaano ka-high-tech ang ating mga kagamitan? Uubro ba ito sa mga kalaban at sa mga bansang may pinaka-advanced weapon? Ang ilan sa atin ay marahil walang tiwala sa puwersa ng bansa. May tiwala naman. Pero dun sa malapit ng manguna, medyo ano pa yan, no? Medyo panaginip pa sa ngayon, mga tol. Hindi na tayo kailangan pang maglokohan dito. Alam nyo na rin naman, eh, no? Tuloy na nga lang natin. Namaliit at walang bilib dahil sa may mas malakas pang bansa kaysa sa atin. Pero teka, bago natin pag-usapan ang puwersa militar ng ating bansa, kung wala kang magawa sa buhay, ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe. Siyempre, at ilike mo na rin ang video nito. Subscribe. Maraming salamat. Unang tanong ng mga nagtatanong, ang ilan ang ating bansa sa may pinakamalalakas na hukbong militar sa buong mundo? Ito sagot. Ayon sa GFP o Global Firepower, ang Pilipinas raw ay nakahanay sa 32 bilang sa mahigit 100 bansa sa buong mundo. Lapit na nga. Malakas ito kung susumahin ang mga bansa sa mundo na may militar ay 145 at ang Pilipinas ay nasa kalahati pa ng kalahati ang bilang. Bilang isa sa pinakamalakas na militar sa daigdig. Tingnan mo naman, mas malakas pa tayo sa South Africa, North Korea, Norway, Nigeria, Sweden, Myanmar at sa higit pang 100 bansa pababa sa atin. Ngayon mo naman sabihin na mahina at kulelat ang ating bansa. Hindi ito kulelat. Sadyang nakafocus ka lang talaga sa lakas ng Russia, China at US. Kung magtutuloy-tuloy ang mga karagdagang armas at actually, hindi naman talaga kulelat ang Pilipinas, no? Kung pagbabasehan natin yung number, 'di ba? Nasa 32 tayo, mga tol, eh. Ang kulelat yung nasa pinakadulo, 'di ba? 'Yun ang kulelat. Pero tayo, lumagpas tayo dun sa top 50, no? Nandito tayo sa 32. Malakas 'yun kung kukumparahin. Pero kung sasabihin nating malapit ng manguna, medyo ano 'yun, exaggerated 'yun. Pero hindi naman sa minamaliit, no, ang puwersa militar ng mga ng Pilipinas, mga tol. Pero kung titignan mo kasi yung factual, 'di ba? Bumibili tayo ng mga armas, hindi tayo gumagawa ng sarili natin, mga missile, wala tayong submarine, wala tayong aircraft carrier, wala tayo yung mga advanced technology. Kadalasan yung mga pinaglumaan na ng ibang bansa, like for example sa US, mga tol, tayo nakaka-receive noon. Yun yung pinaka-advanced sa atin, yung pinaglumaan nila, mga tol. Yung pinag-upgradean nila. So nasa 32 tayo kasi tayo yung nakaka-receive talaga ng mga pinaglumaan ng ibang bansa, 'di ba? Nakaka-receive tayo ng mga bigay galing sa Japan, for example, na pinaglumaan din ng Japan na okay pa naman daw, gumagana pa rin naman daw, 'di ba? Kaya tayo nagiging 32. At saka isa pa, meron tayong agreement din sa US, kaya lumalakas din yung puwersa natin dahil sa tulong ng mga natatanggap natin. So ilan yun sa mga dahilan kung bakit tayo lumalakas, mga tol, no? Pero hangga't maaari, mga kapatid, kailangan talaga natin mag-isip ng maayos, no? Kasi pagka ipinusuan natin yan at ipinuso natin yan, baka maging tulad tayo ng China na masyadong hambog, eh, no? Mga kagamitan ng ating mga militar ay siguradong bubulusok tayo pa nga. Ngayon ay balikan natin. Kung magtutuloy-tuloy ang mga karagdagang armas at mga kagamitan ng ating mga militar, ay siguradong bubulusok tayo pa nga.
Ngayon ay tapos ko nang ipamukha sa inyo na malakas ang ating bansa at hindi basta-basta. Nakadagdag dito ang pagbili ng Pilipinas na mas matitinding pandigma sa iba't ibang bansa gaya sa Israel, South Korea at India noong mga nakaraang taon. Pagpasok ng 2023, nadagdagan pa ito ng ilang mga barkong pandigma, mga bangka na sinasabak rin sa giyera at ang paparating pang pitong mga barkong pandigma pa rin mula sa Estados Unidos. Mabilis ang pag-angat ng ating bansa pagdating sa militarismo. Sinong nagsabing hindi? Noong 2010 hanggang 2016, ito ay nasa ika-anim na pong posisyon. True, no? Totoo yun mga kapatid. At nung pumasok si Pangulong Duterte noong 2016, 'di ba? Actually sinimulan na nga ni Pinoy 'yan eh noong 2014 na minodernize yung mga ano natin, mga kagamitan. Pero mas ano 'yon, mas pinaigting ni President Duterte dati. Talagang nakatutok siya doon pati mga sahod ng kapulisan, mga militar tinaasan niya, 'di ba? Ang daming mga baril kasi mga tol na mga sundalo na talagang minana pa nila no sa kanino-ninunuan nila. Mga tol, no, talagang pinagtsatsagaan nila. Sa ako naaalala ninyo yung Marawi, 'di ba? Nakita niyo yung mga tangke na ginagamit ng Pilipinas doon tagpi-tagpi, di ba? Talagang ano mga tol, nasa, yung sinasabi nga rito ni PH-12TV nasa ika-anim na po. Medyo mahina talaga kasi napabayaan talaga ng mga nakaraang administrasyon yan. Ito na lang, kamakailan na lang eh. Bumibili tayo ng mga kagamitan natin mula kay President Duterte tas kay PBBM mga tol. No? Ano masasabi ninyo dyan? Comment kayo sa baba. Kaya tayo umakyat ulit nung kalahati ng 60-anim na po. Naging 32 na tayo. Pagpasok ng sumunod na administrasyon, ito'y umangat sa 52. Pero hindi doon nahinto dahil sa bilis ng pag-angat nito, pumwesto ito sa 40 hanggang 2021. Pagpasok ng 2022, mabilis itong umangat hanggang sa makarating sa 32. Isa lang ang ibig sabihin nito, hindi napapabayaan ang ating bansa, ang ating militar at patuloy ang pagpapalakas. Kasama sa hadikain ito ay ang pagtatanggol sa ating bansa. Di lang yan, pinag-uusapan pa ng ating pamahalaan kung ang bansa ay bibili ng mga submarine sa Russia o Estados Unidos at mga karagdagang missile para sa militar. Kung ganito palagi, hindi malabo na manguna ang Pilipinas at ma-overtaken nito ang China at Russia. Ooh. Medyo malayo sa katotohanan kung iisipin. Pero hindi ito malabo kung ang pamamalakad ng mga nasa puwesto ay maayos at hindi mga kurakot. Tama naman eh no, lalo na kung patataasin ng GDP. Kasi mga tol, dyan kukuha ng budget para pataasin natin yung ano natin eh. Yung hukbo natin, para palakasin ang hukbo natin mga tol, hindi yan basta-basta, kailangan mo talaga ng matinding budget dyan. Diba? Eh syempre, para mapataas mo yung budget niyan, hindi dahil sa pangungutang, kundi dahil sa pagpapataas ng GDP, wala dapat kurakot, diba? Tapos kapag tayo na yung gumagawa ng mga sarili natin, like for example, bumibili tayo sa ibang bansa, bakit? Kasi gumagawa sila. Kaya tayo bumibili sa kanila. So paano natin mahihigitan yung bansang sila mismo ang gumagawa tapos tayo bumibili lang? Imagine nyo yun ha, paano natin mahihigitan yung bansang pinagbibilhan natin eh kung sila mismo ang gumagawa? Ngayon, kung tayo na rin mismo ang gumagawa, nagde-develop ng ating mga, for example, jet fighter, mga warship, mga missile, di ba? Tayo na mismo yung nagde-develop niyan, yun, pwede pa no? Makapantay tayo man lang. Eh kaso hindi, bumibili lang tayo sa kanila eh. Sila yung nagde-develop eh. At nasa sa kanila pa yon kung ibebenta nila yung o hindi, yung bago nilang na-develop. Like for example sa US, pag may nade-develop silang mga bago nilang yung B-21 na ano nila, ng stealth bomber nila, di ba? Wala silang bansang pagbebentahan, sila lang ang merong ganun. Di ba? Ngayon, pag napaglumaan na nila, baka pwedeng ibenta na nila, di ba? So paano natin maihigitan yung mga ganong klaseng bansa? Kailangan talaga ma-develop yung ating bansa pagdating dun sa bagay na ganyan. Ano sa tingin ninyo mga tol? Masasabi mo ba talaga na tayo ay pwedeng malagpasan pa ang China? Manguna pa sa Russia? O pinakamatindi na, o unahan na rin natin ng US, di ba? Wala namang imposible, di ba?
Eh, bahala na kayo humusga. Hindi pa ito ang tuldok ng pagpapalakas ng bansa. Malamang sa mga susunod pang mga taon, ay mas maunahan pa nito ang mga mas malalakas pa na bansa. Ayon na rin sa Global Firepower, ang ganitong bilang ay isang perpekto o excellent. Wow! Hindi na masama dahil alam natin na panatag tayo at may kakayahang humarap sa banta ng digmaan o sa oras man ang panganib. Bagamat disin lakas ng komunistang China ay nagagawa naman natin pumalag hindi lang sa marahas na paraan kundi sa maayos na usapan. Pero tingin ko, kung sa dahas lang din idadaan ay kaya naman kahit papano ng ating bansa. Kung magpapatuloy ang ganitong magandang pagpapatakbo ng militarismo ng bansa, hindi malayo sa katotohanan na ang Pilipinas ay katakutan na rin dahil sa kapangyarihan nito. Hanggang dito na lang muna. Okay, hindi talaga malabo mga tol na lumakas pa lalo ang Pilipinas, umakyat pa sa 20, no? Hindi imposible 'yon mga tol. No, medyo na exage lang talaga para sa atin yung manguna, no, malagpasan ng China, malagpasan ng Russia. Hindi sa minamaliit ang Pilipinas mga tol ha. Kasi kung pagbabasehan mo kung magkano ang kinikita natin, GDP natin sa kinikita ng mga bansang 'yan na mismong nagmimina ng kanilang sariling langis, 'di ba? At tayo bumibili lang din sa kanila. Doon pa lang sa mga bagay na ganun, ang hirap na eh. Kasi hindi nga natin mamina yung langis natin dito sa West Philippine Sea. Di sana maging pinakamayaman ng Pilipinas, di ba? Yung pinag-uusapan ng Marcos Gold, di ba? Maraming nagsasabi na Italiano daw sila, natanso daw sila. Eh, pag nakuha daw yun ng PBBM na Marcos, eh, magiging pinakamayaman daw ang Pilipinas sa buong mundo, di ba? So, ang daming mga ganyan. Pero ang sarap kasi isipin talaga. Pero kung babalik ka sa realidad, eh parang suntok sa buwan pa siguro sa panahon ngayon. Pero hindi pa rin natin masasabi mga tol, wala namang imposible. Malay nyo, di ba? Malay nyo naman. Well, kayo na bahala humusga mga tol. Anong masasabi ninyo dito sa video yung pinanood natin? Comment kayo sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!